Okay, yo! Magandang araw po ulit. Check natin tong example number 3. Solve natin. Same direction pa rin. Tignan natin kung siya ay continuous or hindi at a certain x value at kung siya ay putol, anong klaseng discontinuity siya. Okay? So, magsimula po tayo. Ano ang ating f of x? Ito ay 3 over x minus 1. Okay. So, tinapatanong kung siya ay continuous or not continuous sa x is equal to 1. So, tingnan natin. So, f of 1 is equivalent to 3 over 1 minus 1. Obviously, yung ilalim natin will be 0. Ito ay does not exist kasi pag dinivide mo yan sa calculator, error lumalabas. Okay? Undefined ang term dyan. May number sa numerator pero zero sa ilalim. So, not existing yan. Pag nakakuha ka ng ganyan, ibig sabihin, sa value na x is equal to 1, yung graph mo na yan ay putol. Ang tanong, kung na-prove mo na siya na putol siya dyan, anong klaseng putol? Okay, so, syempre, nagawa mo na yung evaluating function natin, tatry na natin yung limit. Ibahin natin yung kulay para mas maganda. Okay, so, punta na tayo sa limit of the function 3 over x minus 1 as x approaches 1. Paano ko isosolve ang limit na to? May dalawang paraan. Una, i-apply mo yung limit law kasi mabilis siyang gawin. Tignan natin. Pag in-apply mo yung limit law, yung quotient yan eh, ganito yung gagawin natin. Limit of 3 as x approaches 1, okay, divided by limit of x minus 1 as x approaches 1. So, pag sinolve mo yan, ito, dali. Sagot kasi dito, yung constant lang. So, 3. Ito naman, polynomial, substitute mo yung 1 sa x, tapos bawas mo ng 1, 0. So, ganun din. Okay? Does not exist din. Pero, sabi ko nga sa inyo, baka pwedeng ma-factor to. Okay? Pwede ba siya ma-factor? Baka may maka-cancel. Okay, gamitan natin ng conjugate. Pero mukhang hindi posible yung conjugate dito. Ah, ha. Teka. Mukhang hindi po pwede yung mga naiisip natin. Kasi naka-simplest form na siya, hindi mo siya ma-factor. Yung 3, 3 na yan. X minus 1, X minus 1 na yan. Ano yung pwedeng paraan? Okay, balik tayo sa mas previous pa na lesson. Yun yung pagkuha ng limit ng function, pero ang solution mo, hindi limit law. Ang solution mo, yung table of values. Okay? Yan yung merong x, substitute sa y, substitute sa function, magkakaroon ka ng output na y. May table siya. Okay, so subukan natin doon. Baka pa pwede. So, dapat from the left at from the right. Tignan natin. Aalamin na, ang proseso natin ngayon ay pag-alam kung anong klaseng discontinuity. Pero alam na natin na putol siya at x is equal to 1. Discontinuous na siya doon, not continuous. Okay? So, simulan na natin. Gawa tayo ng table. Yung ginagawa natin before. So, dito, yan yung x from the left. Approaches 1 from the left. Okay? So, ito yung ating y value sa baba or yung ating f of x. Okay? So, ano yung mga compartment natin dyan na dyan nakalagay? Ano ba yung pwedeng mga x values ko dito sa taas na approaching 1 from the left? Yung from the left, yan yung mga negative values kasama yung 0. Okay, so pwede natin gawin. O, pili tayo ng mga x values from the left. Papuntang 1, approaching 1. Okay? So, pwedeng-pwede ang... Okay, so pwedeng-pwede ang 0.5. Pwedeng-pwede ang 0.9. Pwedeng-pwede ang 0.99. At pwedeng-pwede ang 0.999. Okay? So, ibig sabihin, papalapit siya sa 1 mula sa kaliwa. O ngayon, pag sinolve natin ito, isa-isa, at i-input mo sa 3 over x minus 1, ano yung y value natin?
Okay, so, isolve nyo na lang po sa inyong calculator yan kasi nagawa na natin before yon. So, ang sagot po natin sa unang compartment natin, pag in-input natin yung 0.5 sa function na 3 over x minus 1, ang sagot ay negative 6. Okay? Pag naman 0.9 po ang in-input natin sa x value na yan, ang sagot naman po ay negative 30. Pag in-input po natin ng 0.99, papalapit po tayo sa 1 ha, 0.99, ang sagot po dyan ay negative 300. Pag in-input nyo po ulit, ilalapit pa po natin sa 0.999, ang sagot po dyan ay sagot po ay negative 3,000. Okay, stop ka muna saglit. Tignan mo yung nangyayari. Negative, 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 negative. Pag negative, sa y, ang y ay vertical yan eh. Pataas at pababa. Mapansin mo, negative 6 nagsimula, biglang nag-jump sa negative 30, biglang nag-negative 300, biglang negative 3,000. Pero ang liliit lang ng mga inilalapit niya sa 1. So, ibig sabihin, meron ka magkakaroon ka ng pattern na sobrang lalaki habang lumalapit ka. Pababa, ng pababa, ng pababa, ng pababa. Okay. So, pwede mong i-conclude niyan na ang limit ng 3 over x minus 1 as x approaches 1 from the left, kung pababa ng pababa ng pababa ng down, 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 approaching negative infinity yan. Kasi hindi siya lumalapit. Kung mapapansin mo, dati, pag nilalapit siya sa 1, lumalapit din siya sa a certain value ng y. Dito, habang nilalapit mo siya, lalo siyang bumababa, lumalaki pa na lumalaki yung value, pababa. Okay? So, ito po yung answer natin sa isa. Left side pa lang po yan. So, tingnan naman po natin sa right side. Same process din po. So, limit of 3 over x minus 1 as x approaches 1 from the right. Okay, gawa tayo ng mismong table. So, ito yung x approaches 1 from the right. Ito yung y natin. Compartment tayo. So, pwedeng mga input natin dyan mula sa kanan papuntang 1. Pwedeng 1.5, 1.01, lapit na natin. At lalapit pa lalo, 1.001. At ilalapit pa ng gusto, 001. Okay? So, same process. I-input mo yung muna isa-isa. X, 1.5 dun sa function. Then, simplify nyo po. Ang sagot po dyan ay 6. Positive na tayo. Okay? Pag in-input mo naman yung 1.01 dun sa X na yan, pag simplify mo, ang sagot ay 300. Positive. Okay? Pero ang laki ng agwat. Pag in-input mo ulit yung 1.001 dito sa x na to, sinolve mo, ang sagot ay 3,000. Okay, nakita nyo yung paglaki habang lumalapit sa 1 mula sa kanan. At kapag in-input mo panghuli, 1.001 doon sa function natin sa x, ang sagot po dyan ay positive 30,000. Which is palaki ng palaki ng palaki ng palaki. Kung sa y value yan, pataas ng pataas ng pataas. Okay? So, ibig sabihin, ang ating sagot dyan, obviously, pwede ka na mag-conclude na positive infinity. Okay? So, ngayon, obviously, sa tatlong types of discontinuity, ang may infinite na name lang ay yung asymptotic discontinuity. So, pwede mo sabihin na ang sagot natin ay asymptotic discontinuity o kaya yung infinite discontinuity, pwede rin yun. So, ito yung answer natin dyan. Okay? So, ito yung mga proof mo. So, ito yung panghuling sample natin na asymptotic discontinuity.